Yo mga kapiti, magandang araw po sa inyo. At ngayon po ang ating unang episode about photo editing sa Photoshop. At ang una po nating topic ay ang paano gamitin ang Curve Tools. So yun nga mga kapiti, this is your brother Marlon. At mapag-uusapan natin kung paano gamitin ang Curve Tool sa photo editing. Ito po yung nagko-control ng brightness and darkness ng ating photos na i-edit. At hindi lang po yon, nagbibigay din po ito ng contrast. At the same time, pwede rin po natin baguhin yung color ng photo natin po dito. So, let's start po. So, una po, ito, mag-open po kayo ng photos sa Photoshop. So, ngayon po, meron na po ako naka-open na photo rito. Ito po ang aming photo ng aking wife nung kami nag-travel sa Jebel Shams dito sa Oman. So, ang first po dito, yan, na-open na po natin. Then, duplicate lang po natin ito. So, duplicate lang po natin ito. Gawa lang po tayo ng copy niya. So, gawin lang po natin. Is-click po natin ito. And then, drag po tayo dito sa layer na to. Yan, nakikita po, drag po natin yan. So, automatic magkakaroon na po siya ng background copy. Bakit po natin kailangan gumawa ng background copy? Kasi po, para hindi po magalaw yung original na photo natin. So, pag nag-edit tayo, so, nandun pa rin yung original. So, okay. So, and then now, open po natin yung Curve Tools. So, ito po yung curves. Ayan, click lang po natin siya. Ayan, automatic na po lalabas yan. At kung mapapansin nyo, meron pong kulay puti dito. Ito po yung layer mask. So, tuturo ko po sa inyo paano natin ito gagamitin mamaya. May pakinabang po ito. So, ito po yung curves. So, sa makikita nyo, ayan, nakuha control niya yung brightness at yung darkness ng photo natin. So, pag hinila po natin siya ng pataas, so mapapansin nyo, yung brightness niya ay lumalaki o lumalakas. Yung kung sobra siyang bright. Yung pagbaba naman po, ayan, dumidinim po yung photo natin. So, in this case po, siguro, maglalagay po ako ng konting bright hanggang sa makita po yung details ng mukha kahit pa paano. So, zoom po natin ng konti. So, makita niyo po yan. Naglagay po ako ng konting brightness. So, nakita na po yung details. At kung mapapansin niyo po, lahat siya nag-bright eh. So, dito po natin makokontrol yung layer mask. So, ito po yung layer mask. So, ang gagawin ko po dito is i-invert ko po siya. Doon po natin, click po natin itong layer mask. And then, just simply press the control I to invert the effect. Or to invert the layer mask. And ibabrush po natin itong area na to. So, punta lang po tayo sa brush. Sa brush tool and make sure po na ito po yung choices natin, yung medyo may blur siya. And siguro yung size niya, bawasan natin ng konti. Ayan. At ito po, pagpunta nyo po ng brush, make sure po pagka-black po yung layer mask nyo, so make sure po na yung foreground color nyo is white. Ayan, palita po natin siya ng white. Kasi kung black po, black, hindi po siya hindi po tatalab yung effect niya or hindi po siya ma-erase or hindi po siya magkakaroon ng effect. So, nagpalit na po ako ng brush. So, adjust ko ulit yung sizes niya. So, kita niyo, pag nasta niyo po ito, yung babrush po natin. So, kung ano po yung babrush natin, ayun lang po yung magkakaroon ng brightness sa ginawa nating brightness kanina sa curves. So, ayan po, nakita niyo. So, mapapansin nyo po, ayan. So, lumiwanag na po yung part na yon. Ayan. So, ito na po yung ating before and after nung naglagay po tayo ng brightness sa curves and then minas po natin yung area na po na yon. At susunod po, ibabaguhin lang po natin ng konti yung kulay niya. So, gagawin po natin is sa curves po, makikita nyo, dito lalabas yung RGB. So, pagbabaguhin po natin yung kulay na gusto natin, so, punta po muna tayo ng, tignan po natin itong red. Yan. So, ang red po, yan. Pagka
Hinila din po natin pataas yan. Siyempre, makikita nyo, nagre-red yung kulay natin. At kung pababa naman, kung ano yung kabaligtaran ng red, is cyan. Kung mapapansin nyo sa color wheel, kung titignan nyo sa color wheel, sa kabaligtaran ng red, cyan. Okay? Ito ang green naman. So, pag tinaas natin, hinila natin pataas, green. Pagbaba naman ay magenta. Okay? And then sa blue, pag tinaas natin blue, at pag binaba naman natin is yellow. So, ayun po yung kabaligtaran nila. Blue, yellow, and then sa green is green and magenta. And sa red naman is red and cyan. So, okay. So, in this case po, siguro sa red maglalagay po ako. Gusto ko po ng medyo konting warm color. Yan. Dadagdagan ko po siya ng red. And then sa blue, i-delete po muna natin yung mga ginawa natin kanina. Okay. So sa red po tayo, yan, naglagay po tayo ng konting red. And then sa green, siguro malagay ako ng konting green din. And sa blue, lagay tayo ng konting yellow. So, yun po. So, kung papansin nyo po, ito na po ang ating before and after. Before and after. So, simple steps lang po yung ginawa natin. Pero, ang laki difference po sa ating photo. So, ito po yung ating before and after. So, yun po mga kapitik. Ito po yung basic na paggamit sa ating curve tools. Mga kapitik, maraming maraming salamat po. Sana po ay nag-enjoy kayo at meron kayong, kahit papano ay meron kayong konting natutunan sa aking ginawa. Maraming maraming salamat pong umuli. At kung bago ka lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click niyo po ang tiny bell button para updated po kayo sa mga susunod kong tutorials. Salamat po!